So, hi everyone! I'm Melisa and welcome sa aking channel. Para sa episode na ito, titignan natin yung pinadala ng Mr. Hot Gulaman and at the same time, gagawa din tayo ng recipe gamit ang kanilang products. So, nagpadala sila ng dalawang bag na ganito and maraming salamat sa Mr. Hot Gulaman for sending this package. So, ang laman ng unang box ay jelly powdered and unflavored and yung kulay lang siya. Bali, ito is red. Ito yung unang laman ng unang eco bag. So, red, black, white, green, orange, and yellow. So, yung laman ng unang bag is yung unflavored and colored lang siya. Tapos, meron din itong kasama, apat na rainbow pops or yung lollipops. So, yung flavor niya is orange, grapes, apple, and strawberry. So, ayan. So, perfect to para sa mga kids. Ayan. And then, meron pa silang pinadalang isang bag. Ito. So, ang laman naman ito ay ito naman yung flavored. So, ito yung mga flavored gulaman, yung kadalasang ginagamit sa buko pandan. At perfect, ito is buko pandan, mango, orange, lychee, strawberry. Ito, pinaka-favorite ko to, strawberry. And then, yung grapes. Tapos, meron din siyang kasamang candy ulit. Ito naman yung soft candy. Isang sweet corn at isang orange. At meron din silang pre-novide na ano to? Apron. Ayan. Perfect. Apron ng Mr. Hot Gulaman. So, ayan. Susutin na natin para perfect. So, ayun nga, suot ko na yung apron ng Mr. Hot Gulaman. So, bago tayo magpatuloy dun sa paggawa ng recipe, pag-usapan muna natin kung ano ba yung gulaman and yung gelatine. So, alam ko mga naishi, alam ko marami sa inyo naguguluhan kasi kadalasan ang ginagamit ko is gelatine. Lalo na sa mga no-bake cheesecake, mas preferred kong gamitin yung gelatine. Ano nga ba yung kaibahan ng gelatine sa gulaman or yung jelly na tinatawag nila? So, ito meron akong sample. Ito yung gelatine. Yan. So, pakita ko sa inyo. Yan. Yan yung gelatine. And then, buksan natin itong isa. Ito naman yung sa Mr. Hot Gulaman. Ayan, yung jelly powder. So, ayan. So, ano nga ba yung kaibahan ng gelatine at ng jelly powder? So, yung main ingredients nila ay magkaiba. Magkaiba din yung preparation nila. So, yung gelatine, gawa to sa mga taba ng baboy at kadalasan tinatawag nila na collagen mula sa balat ng baboy, sa buto, at sa ibang parte pa ng baboy. Habang yung jelly powder naman, gawa ito sa mga seaweed or algae. So, magkaiba sila. Sa preparation din, magkaiba din sila. Yung gelatine, binubuhusan lang ng mainit na tubig, okay na. Pwede na siyang gamitin after 30 minutes na nakababad sa mainit na tubig. Well, yung jelly powder naman, kailangan itong pakuluan. Kailangan mo itong tunawin sa hindi kalamigang tubig or sa tubig lang, sa tap water. And then, kailangan mo siyang pakuluan. Yun yung kaibahan nila. Kasi ito, hindi ito maluluto kapag hindi mo ito pinakuluan. Kailangan boiling water ito.
pwede mo din naman pagpalitin sila. For example, gusto mong gumamit ng jelly powder instead of gelatin. Pero kailangan mong pakuluan yung mixture mo. So, meron din yung ginagamit na parang yung sinauna, yung parang bar. Yun, ang gamit din nun is a jelly powder. Yun naman, unprocessed yun. And kailangan mo din yun ilubog sa kumukulong tubig. So, ayan, ilalagay ko dun sa description box yung link para dun sa full details about sa difference ng gelatin at ng jelly. This time, gagawa naman tayo ng isang recipe gamit ang Mr. Hot Gulaman. So, magluluto tayo ng fruit jelly. So, simpleng-simple lang to, mga nation, ang kailangan mo lang tubig, sugar or asukal, and then evaporated milk at fruit cocktail. So, tara, simulan na natin. Una natin gagawin sa isang pot. Or ako ang gamit ko is saucepan. Paglalagay tayo ng 500 ml na tubig. Yan. Tapos, maglalagay din tayo ng mga kalahati ng isang pack. Kasi yung isang pack ng Mr. Hot Gulaman, pwede siya sa 1.6 liter. So, mga kalahati. So, ayan. Kapag mas kaunti yung tubig, mas matigas yung pinaka-jelly niya. Tapos, tunawin lang natin siya. Dahil non-stick yung ating pan, kailangan ganito din yung gamit mo na whisk. Hindi dito pwede yung wire whisk. Tapos, isa lang na natin siya sa apoy. Na natin siya sa mahinang apoy, tapos halu-haluin lang siya para hindi siya magbuo-buo agad. Idagdag na din ang asukal. Dagdag na din ang evaporated milk. Patuloy lang itong haluin hanggang sa kumulo. Kumulo na, pwede na natin siyang ilipat sa molder. Ako, mas gusto ko siyang ilipat sa ganitong lagayan, yung merong huso para mas madali siyang ilagay sa mga molder para maiwasan yung pagkalat. Tapos, gagamit ako ng salaan. Yan, para maiwasan natin yung mga buo-buo. Para sa recipe na ito, gagamit ako ng silicone molder. Pero pwede din kayong gumamit ng mga llanera. Usan ng konting mixture. Lagay ng prutas. Maglagay ng raisins. Tapos punuin yung pinaka-mixture. Tapos palamigin ito sa loob ng ref for 2 to 3 hours. At ito na nga ang ating finished product, ang ating fruit jelly. That's it for today's episode. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!